So, hello mga Kasan TV. So, ngayon ay kumuha naman ako ng tuba-tuba or yung sa kinaraya ay ito ay tinatawag na kasla. So, yung tuba-tuba na ito ay ito yung ginagamit na panggamot sa mga infection, sa mga gustong magpagamot, which is meron akong video na tungkol sa benefits or yung mga mapapagaling ng tuba-tuba or itong kasla. So, yung gagawin lang ninyo dito is papakuluan lang ninyo. And then, sa pagpapakulo nyo nito ay kailangan yung pumitas, which is yung pipitasin nyo dito sa kanyang kahoy ay itong, ito, yung kakapitan ng kanyang dahon. So, ito yung kukunin nyo sa kanyang kahoy. So, sa pagkuha nyo nito ay dapat yung dahon ay hindi nalalanta or hindi kulay brown, which is dapat makikita ninyo na ito yung magiging kulay kapag kinuha ninyo yung dahon ng kasla or ng tuba-tuba. So, sa pagpapakulo nyo nito, ay maglagay lang kayo ng, like for example, mga 3 glasses of water or tatlong baso na tubig. And then, hintayin nyo lamang na ito na ay kumulo. Pagkatapos ay hanggang ito ay maging isang baso na lamang yung natitirang tubig sa inyong pinakuloang kasla or tuba-tuba. So, kung ito ay lalagay niya ninyo sa isang lagayan, so remember lang ninyo na itong kasla o tuba-tuba na ito, ito ay napapanis din at na nagiging hindi kaya-aya yung kanyang amoy, so hindi din kaya-ayang inumin. So, so dapat kung ito ay naisali na ninyo sa isang lagayan, so dapat ilagay na ninyo sa ref para ito ay hindi masira. So, yung sa pag-inom nito ay dapat 2 times a day, which is isang baso sa isang baso sa umaga and then isang baso din sa hapon. So, yun yung tamang pag-inom or paggamit nitong tuba-tuba or kasla. So, meron akong video about sa benefits ng kasla at or benefits ng tuba-tuba and also kung paano ito lutuin para sa iba pang mga videos about sa mga herbal medicines, please like and click the subscribe button and also for you to be updated for our next video. So, that's all about kasla or tuba-tuba. So, thank you so much everyone and God bless.